96.7 Energy FM. Same, same, pero iba. Hello mga paga. Ay, live na pa tayo sa ating official Facebook page, Energy FM 106.7. Ayan, check natin ha. Mag-share tayo. Kumusta mga paga? Hoy, huling oras na to ha, ng anong drama mo? Yan, kung may mga drama kayo sa buhay, pwede nyo i-share sa amin yan. At i-share din namin sa inyo ang naiisip naming solusyon, pero walang final answer. Wait lang, share lang natin partner yung ating live pala. Hoy mga pangga natin dyan, baka pwede naman pa-share naman. Yes. Sa mga nanonood sa ating Facebook page sa Energy FM 106.7. Uy, share mo na yan. At hello nga pala sa mga taga Nueva Vizcaya. Hello po sa inyong lahat. Oy, kamusta pala ang ano? Kamusta ang sa bagay. Masasabi ba natin bakasyon kasi hindi siya bakasyon partner eh. Hindi bakasyon eh. Oo, dahil ang pinunta namin doon ay ang ano. Ang tamang tanong dito, ano kamusta ang biyahe? Oo, okay naman. Ang bilis ng biyahe namin, 'di ba? Ewan ko talaga, yung asawa ko ang bilis magpatakbo eh. Yung pala yun. Kamusta naman sa'yo, John Ramel, di ba? Kung nakikinig ka. Ayan. Pero hindi siya nakikinig. busy ata. Okay, oy, mga pangga, nakapag-share na bang lahat? Yan. Anyways, eto na, mga pangga, sa lahat din ng mga nandyan, Team Bahay. At si ano pala, part na bago lahat pala, nice kilo ba din pala si paring Lael na lagi nakatutok sa atin to, Grab driver to. Uy! At lagi nakatutok sa ating programa. At si paring Pawi at si Gail sa lahat ng Posadas family na nakatutok. Hello po. Hello po. Hello po sa inyong lahat. At happy listening din sa may taytay, Changuea. Hello pala po. Ay, tsaka ano na, sa amin din, sa Marikina, sa Riverbanks, uso pa rin ang Changi pala kasi akala ko pag mga papasko na ganyan, di ba? Ngayon, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Kasi nga, malapit na rin po ang fiesta po ng Marikina sa amin, sa lugar namin, sa Concepcion 1. Happy Fiesta, Concepcion 1. Sa ano yan, iba, go magkatapusan. No? Malapit na. Nang mundo. Uy, hindi pa mag-end ng world. But anyways, eto na. Uy, mga kastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito niyong sports? Aba, well, get ready to immerse yourself in the ultimate sports experience with Arena Plus. Ay, true lalo. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Oo, tama po yan mga kastig. Tama ang inyong mga narinig. Ang Arena Plus app po ay isa sa hottest online sports betting platform na siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito niyong laro. At naka partner, gusto mo na ba? Ano naman niya? Gusto niya ba ang malaman at may sasabihin ako sa inyo mga ano bangga? Ano sasabihin mo? Eto na! O eto mga pangga, ang ating star-studded lineup of Arena Plus, official Astig endorsers to, mga ka-Astig. At walang iba kundi ang multi-awarded Pinoy basketball sensation, Scotty Thompson. Aray. From the Barangay Ginebra, San Miguel of PBA, kasama pa ang phenomenal film basketball star na si Jordan Clarkson. Uy. From the Utah Jazz of NBA. At hindi lang yan partner, dahil meron din tayong Arena Plus official jingle na sigurado pong magpapabuhay sa inyo habang kayo ay nag-e-enjoy sa ultimate sports experience na yan. Ito yung Halina sa Arena. Yeah. Siyempre, sino bang kumanta yan? Abay, ito nga ang astig na si Glock 9. Gusto mo ba mapakinggan? Siyempre! For the sample tayo, B. Sa Arena Plus! Oh, 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 oh. Astig sa sports! Oh, 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 oh. Abisado na natin, oh. Oh yeah! Yeah. Tayo kalupit, di ba friend? Naku, ito part at syempre huwag kayo mag-alala mga kastig natin dahil ang Arena Plus is licensed by the Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, ensuring a legal and secure gaming environment sa lahat po ng mga users. Yes! Yes na yes tayo dyan. At pwede nyo rin pong i-stream ang live games ng local and international sports properties sa web-based at mobile applications. Ayan po ang ticket ninyo para sa remote gaming system that allows eligible players in the Philippines to conveniently place and transact any type of sports bets. Yun o! At syempre mga kastig, stay up to date with all the latest scores and results from hundreds and thousands of games worldwide.
White. Ito ha, makinig kayo mga kasig dahil ito mga kasama dito ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing, and many more. At lahat po ng mga nabanggit po namin ni partner Sheena, eh talaga namang covered po yan ng Arena Plus mga kasig. Yes! Kaya naman, ang pinaka-astig sa lahat, ang Arena Plus, ang official sports entertainment gateway ng PBA, official gaming partner ng PVL, STL, EASL, at MPBL. At ito rin pong Arena Plus ay ang official sportsbook partner of the recent FIBA 2023 Basketball World Cup. Yun, no? Talaga napaka-astig. Kaya ano pa ang hinihintay niyo mga kasdig, i-download niyo na ang Arena Plus app at meron na po yan sa App Store and Google Play at pwede niyo rin mapanood sa kanilang arenaplus.ph website sa Arena Plus. Astig sa sports! Yes! Kaya naman astig na astig tayong lahat dyan. At dahil nga astig ka for today, eto na ating drama! Eto na, bigyan na natin partner ngayong araw ng Lunes. Eto na, are you ready? Yeah, go! Usapang astig tayo, friend. Eto ngayon na nakakaloka. Eto yung chika. Ano chika? Meron kasing astigin sa isang grupo ng magkakabarkada. Ngayon, etong astig na to, lagi silang sinasabihan na, oh, ikaw, gaganyan-ganyan ka, ikaw unang magkakaasawa. Patapon na yung buhay mo. Lagi pong nambubuli itong astig na lalaking ito. Okay. Ngayon, nabaligtad po ang mundo. At siya ngayon ay may 5 anak sa iba't ibang babae. Wow, puro panganay. Okay. Ngayon, gusto niya po makipagkaibigan sa amin ulit. At lumapit pa sa isa naming kamiembro. Miembro talaga. Ano ba ito, fraternity? Patropa. At nagpapahanap po ng trabaho. Tatanggapin po ba namin siya? Or baka isa na naman to sa mga patibong niya para lang mapalapit kami sa kanya at gagamitin kami. Need help, Jimshi. Need help talaga, B. Okay, so dati siyang bully. Astig-astig. Na inaaway niya yung mga friends niya, sinasabi niya, kayo mauuna mag-asawa. Very common naman to nung high school, diba? Pero eto kasi parang... Bandang uli, sa kanya bumalik. Oo, medyo matatanda na ata sila. Tapos ngayon, nabaligtad ang mundo. Sa kanya, na, sa kanya pala nangyari. At humingi siya ngayon ng tulong. Dahil nga sa gusto niya magkatrabaho. Correct. Ang tinatanong nila, tatanggapin ba namin si Frenny or hindi? Well, para sa akin, eh... What do you think? Wala naman masama dun eh. Kasi nga kaibigan, tropa nila yan eh. Well, when it comes to... Tropa nga ba nila? Pero sa akin kasi, sa akin ako hindi ako nagtatanim ng sama ng loob eh. When it comes sa trabaho, para sa pamilya niya. Kasi nandyan eh, dumating na, hindi naman natin napigil. Kumbaga, nagkaroon na siyang 5 anak at puro panganay. Kasi, kumbaga, ang awa mo na lang dito eh. Hindi na sa tropa eh, pati doon sa mga anak niya. Yes. Kaya wala naman masama na mabigyan natin ng tulong regarding sa pag, yun, sa pagbigay sa kanya ng trabaho o ilakad siya. Pero nasa kanya pa rin kung gagalingan niya. Kasi tayo, hindi naman tayo porkit nag... Oh, sige, meron, ipapasok na trabaho. Ang number one kasi doon, hindi na mawawalan ka. Nag-gets kasi sabi mo, partner eh. Nag-alangan ka, baka mamaya masira yung pangalan mo dahil sa kanya. Pero bago ko siya ipasok doon, bro, ikaw pa rin ang gagawa pa rin yan. Ha? Kumbaga, dapat pagsikapan mo, ang sa akin lang dito, tumulong ako sa'yo na magkaroon ka ng trabaho at huwag mong sayangin. Truly. Kausapin mo siya. Actually, no, siguro sa pagpapapasok sa trabaho, wala naman talagang kaso yun. Pero hindi ka naman obligado na papasukin siyang muli sa buhay ninyo. I mean, gets nyo, meron pa rin tayong boundaries na tinatawag. Kung kunwari, at one point sa buhay mo, sinira niya yun, hindi naman kailangan na maging best friends kayo uli, di ba? Para makatulong ka. Okay lang tumulong. Yun nga, maganda rin sinabi mo na hindi ka naman magtatanim ng sama ng loob. Pero, huwag ka naman ulit na magpapabola. I mean, gets mo? Meron tayong linya pa din na para hindi na ako masaktan ulit. And, siya na magdadala nun kung paano niyo gagalingan. Yun nga, kailangan mo lang kausapin. Sa akin kasi, parte sa magtatropa, ano lang ako yung wala akong tinatanim eh. Gusto ko lang talaga, basta ako, gusto ko lang malaman mo na totoo ko sa iyong kaibigan. Pinapasok, tinulungan kita. Tinanggap kitang tao. Walang kapalit.
na sana ma-realize mo yung mga ginawa mo noon. Yun. At saka yun, kapag tutulong tayo, huwag tayong maghahanap ng kapalit. Kasi baka mamaya magkaroon ng sumbatan na, dati binubuli-buli mo ako, ngayon hihingi ka ng tulong. Huwag, dapat bukal sa kalooban mo yung pagtulong sa kanya. Tsaka may limit na part kasi, eto ha, tama dito may nakita ko nga nag-message. Ang sabi kasi, baka naman mamaya tinulungan mo, sagarin ka naman. Oo. No? Ang hirap, dapat din para may limit ka rin. No? Meron. Na basta ako, nasabihin mo na lang na, eto ha, tinulungan kita, mag-apply ka dyan. At ikaw pa rin ang kumbaga, nasa sayo pa rin kung matatanggap ka. Oo. Gawin mo lahat, ipakita mo sa kanila na talagang karapat dapat yun sa company na, yes, na binigay ko sa'yo na kilala ko. Exactly. Kumbaga, ang magiging sukli na lang dun, galingan mo sa trabaho at huwag mo akong maipahiya. Diba? Ganun na lang. So, hanggang dun lang, huwag naman yung ubos biyaya tayo. Diba? Kasi kapag nasira ulit yung tiwala, wala ka nang lalapitan sa mga magtotropa nyo. Oo. Kasi, kumbaga, parang maano ka dyan. Kumbaga, madadala na sila. Kasi mahirap ka rin kasi masira yung pangalan sa mga kakilala mo na, di ba, pinasok mo nga sa trabaho, ikaw naka-front dyan . Tapos biglang may, yung pala, nagnakaw o anong ginawa, di ba? May kabalastugan. Ang reflection niya sa'yo . Di ba? Totoo, di ba? So yun, wala tayong, hindi natin sisilipin dito yung mga pambubuli, yung past niya, ganun. Hayaan mo na yun kasi nangyari na yun . So kung capable ka naman sa pagtulong, kung maipapasok mo naman, go. Uh-oh. Nasa sa kanya na yun kung ipapahiya ka niya or, di ba, sisirain niya yung chance na binigay sa kanya yung opportunity. So siya na ang magdadala nun. Correct. Pero hanggat kaya, di tumulong ka. Basta, pero hanggang dun lang. Basta pag lumapit sa inyo, tanggapin niyo pa rin kasi para namang may sakit yun . Di ba? Kumbaga, tanggapin niyo pa rin bilang kaibigan pero may limit na. Alam niyo na naman sa sarili niyo na yun na meron nang kasi nangyari o lamat noon. Na ang magandang ganti pa rin dyan, hindi yung masama rin . Oo. Ang ganti mo dito, magandang tulong sa kanya . True. Para ma-realize na sayang pala dati, dapat di ko kayo binubuli. Di ba? Magkaroon siya ng self-realization. Ma-realize niya yan . Ganito pala yung mga tinalo ko noon. Tama, di ba? At sama ko pa naman sa kanila. Mali pala ako, sila pa pala bandang huling tutulong sa akin. Nakakala ko sila yung unang mag-aasawa. Bandang huli, ako lima. Ba't ba laging issue yun, ano? Sabihin na, ito, yung ano, malandito. Hindi kasi nawawala. Ewan ko, ha? Hindi nawawala sa magtatropa yung ganyan. May mga bully. Oo. No, normal yan. Ako, Diyos mio. Ako, ilang beses na ako sinabihan yun na ito, mag-aasawa to kagad. Magkakaanak to ng lima. O, asa na ngayon? Penge. Wag sana, ano? Wag, pag mga personal na, ano, wag nang pag-usapan. Correct. Pag-usapan nyo yung within the tropa lang, yung mga dapat lang pag-usapan, hindi yung mga, siguro ikaw, bandang huli, iiwanan ka. Ikaw, bandang huli, tatlo anak mo, mag-iwalay kayo. Mga ganun, pangit sila. Kayo tira ng tira. Huwag kayo tira ng tira na masama. Pag kayo tinira dyan, gusto niyo naman. Well, ito naman partner, sabi. Ito ha. Tanungin muna kung anong dahilan kung bakit nila tutulungan yung friend niyang maangas. Much better kung magkaroon ng tiwala sa taong maari mong tulungan. Kasi trabaho po yan . Ikaw ang responsible sa pag-a-apply niya. Hindi naman responsible. Kumbaga, ikaw lang ang bigbigay tulay na opo. Tama dito mag-apply ka. Hindi naman parang kinausap ko ayo HR pag pumunta sa susunod, tanggap ng agad. Oh. May interview pa rin naman niya. May exam pa rin. Kaya ang maibibiling ko lang, maibibigay na tulong ko sa kanya, galingan niya, masasabi ko, di ba? Yes. Sa kanya pa rin yun. Eto, huwag magbilang ng naitulong mo sa iba. Yan, yes, katulad ng sinabi kanina, huwag kayong manunumbat. Tumulong ka lang dahil gusto mong tumulong, hindi dahil sa kapalit. Huwag kaya nga kayo magtatanim na, yun ang mga hindi totoong kaibigan. Totoo, yung nagbibilang. Ito yung tinulong ko sa'yo. Isusumbat sa'yo. Wala sumbatan. Kapag dating sa tulungan, dapat malaya tayong tinulong natin yung bilang kaibigan natin siya. Truly. Siguro wag na pong pag-usapan yung nakaraan, tulong na lang para sa mga anak niya. Sabi ni Baby Rodriguez. Tama. Hi, kay Rets Moto. Hello. Rets Moto, tsaka si yung kanyang... Si Roby Diaries. Ayan, hello sa iyo ha. Sabi, friendly lang yan si kuya. Ipasok na yan, sabi. With smiley har-har face. Basta ganun lang pong natin. Bigyan ng chance para po sa mga anak niya na puro panganay. Pero kausapin yung magbago na ng ugali niya. Well, tama naman. Pwede naman sabihin na, isin mo na ugali mo, di na tayo bata. Tumatanda na tayo, may panganay ka na. Ganyan. Tsaka malay nyo, ibig sabihin may character development si kuya. Biglang nagbago, di ba? Nakaramdam siya ng hirap .
Ito, wag lang siguro ibuhos ang lahat. Tama. Tama yan. At ano pa? Uy, hello daw, shout out. O, magpa-shoutout na ba tayo? O, so shoutout na natin, partner. For the shoutout. For the shoutout. Hello daw kay Joelyn Panariga na lagi akong binubuli. Si Raiden Colliado, di ba? Hello po. At naka-hello din yung mga nanonood sa atin sa Cebu City. Si Winilfreda Sarmiento. Hello po. At si Raymark Mauro de la Cruz. Ayan pa, shoutout naman po. Ayan, hello sa inyo. Ayan. May minanood sa atin sa Hong Kong. Uy. Si Ludi Alcances. Hello. Emmanuel Gadingan. At sino pa ba yung mga, si Nene Bong Vergara. Hello po, hi Manuel. O diba? Kaya sa mga nambubuli dyan, minsan yung mga nambubuli, hindi nila natatandaan na nambuli sila eh. Correct. Yun yung mahirap sa inyo eh, diba? Tapos kapag gumanti yung tadhana, tsaka ka lang makaka-realize, ay, bully nga pala kasi ako noon. May mga ano no, ewan ko lang din, may mga ibang tao na pag nambubuli, akala nila okay lang sa kanila. Totoo. No? Pero isipin mo yung mga bitaw ng bibig mo. Correct. Nakasakit din yun. Diba? At hoy, hello sa'yo. O, partner, pa-shoutout ka. Hoy, nandito si napaka-poging si Boss Miggy Morte. At sa lahat na ng Samson family from May Kawayan, Bulacan, nakikinig niya. Maraming salamat. Imprint Customs. Hello. At right safe po ha, Sir Miggy Morte at kay Boss G. Ayan, hello po. Hoy, shoutout daw sa kaibigan niyang nagngangalang Gmail, Bully Yarn, sabi ni Rex Moto. Yung bullying ni Kuya, ano, love language ngayon, ano ka ba? Hindi, kumbaga yung bullying ni Kuya Chico, malago eh. Malago talaga. At saka makulot ah. Oo. Makulot yung bullying niya. In fairness, ni Curly. De, yung pambubuli niya, nakakatulong naman sa tao. Oo, kasi natatauhan eh. Ano tao? Oo, marami na nabulihan na natauhan. Ngayon, tingin mo, matigas na ngayon. Mapapatanong ka nga eh. Hindi ka na hindi ka na pala mapapatanong ng bakit. Hmm. Kasi alam mo na yung alam sagot. Hi daw kay Mary Ann and Aaron. Second anniversary po nila ngayon. Hello. Happy anniversary po. At hello daw sa mga taong pasmado ang bunganga. Oo, maraming pasmado ang bunganga tapos hindi aaminin na pasmado. Oo. Ha? Sinabi ko ba yun? Yung totoo, nag-amnesia ka? Priscilla Cardinal, hello po. From Singapore. Ay, mga naka-SG sa atin nanonood. Hello po ha. Si Priscilla at Joelyn Paranigan. Hello, sabi ko si Joelyn ano, hindi raw siya bully, papansin daw boyfriend niya. Anyways, maraming salamat sa inyo mga pangga at isa na naman drama, no? Yes! Ang ating Lunes na Lunes, ha? Koreki! Lunes na Lunes, nagbulihan tayo. Dahil dyan, panibagong drama na naman ang hindi natin nasolusyonan pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng Jim si Jan ay, anong drama mo? O may mabal partner si... from Jeddah, nanonood sa atin si Mohaliden sa Hipa Montanier. Hello! Okay. Ayan, dial dyan. Kami exit na. Susunod na, The Monarch of Philippine Radio. Walang iba kundi si Kuya Chico! Kaya wala maglilipat mga pangga. Maraming salamat sa inyong lahat. At bukas ulit magdaldalan tayo. Don't forget to like, follow, and share. Sheena1067. At sa akin po, DJ Jimbo. At kami po'y gogora na mga pangga. Tutok lang. Nakasama nyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Anong Drama Mo? No number 106.7 Energy FM. Panggawang sabihing radyo, sabihin mo! Energy! Hindi na...